mga kapatid kong mga Kristiyano, sumayin niyo po ang kapayapaan. Anong ginawa ang katatagumahan na isang araw, ikinulong ako. Tatlong taon at kalahati po akong ikinulong. Maraming salamat, sister. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Mga kapatid kong mga Kristiyano, sumayin niyo po ang kapayapaan. Una, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Isa po malaking pagpapala mula sa Allah, sa nag-iisang Panginoon Diyos, ang nandito po ako ngayon. Isa po biyaya sa akin na makarating dito sa oras na to, na ang aking mga tukayo, ang aking mga kapatid, ay bumabalik, nanunumbalik sa gobyerno. Alam nyo, mga tinatawag nating freedom fighters, parehas na tayo. Nung panahon ko, alam nyo naman yan, alam ko mga bata pa kayo, pero ito kaedad ko ito, sigurado. Nakita ko nito noong araw. Nakita mo ako noong araw, mga pelikula ko. Rebelde din po ako. Sa mga pelikula ko, lagi kong pinaglalaban ang karapatan ng mahirap, yung mga taong inagawa ng lupa, yung mga taong nakapig. Hanggang yung mga ginagawa kong pelikula na isa buhay ko. Marami akong inaway ng politiko, marami akong ginawang katatagumahan. Na isang araw, ikinulong ako. Tatlong taon at kalahati po akong ikinulong. Sa kasong kayabangan. Meron po nakulong sa kasong kayabangan? Ako lang. Ang sentensya ko, 17 to 21 years sa bilibig. Ako ay dakilang manginginom at dakilang inabuso ang sarili. Pero lahat po yan, ang ugat niyan, dahil sa nakikita kong problema sa sistema, sa pang-aabi sa mga masang Pilipino. At ang iba, yumayaman ang napakayaman, at tayo naman ay humihiram ng napakahiram. Naging rebellion po yan sa puso. Ngunit, nung ako po'y nakulong, merong isang napakalaking pagpapalang dumating sa buhay ko, mga mahal. Nakita ko ang Islam. Allahu Akbar. Alam nyo, napakaswerte ninyo pinanganak ngayong mga Muslim. Ako po, edad ko na ay 28 anos kung natagpuan ko ang La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah sa loob ng Pilipino. Oras na kailangan mo, mamahal. Dahil yung panahon na sumasabog na ako, busig na ako sa sistema. Katunayan, yung panahon na yun, boss ko si Fidel Ramos. Ikinampan ako si Fidel Ramos. Pero dahil hindi na ako pinakikinggan sa korupsyon na nakikita ko, ginawa na ko ng intriga sa loob ng administrasyon, ako kinulong. Ganon kasakit ang nangyari sa akin, mga mahal ko kapat. Ikinulong ako ng dahil sa chismis na ibang tao. Pero, yung pala ang daan para nakita ko ang Islam, mga mahal. Ako na ang naging pinakamasayang tao, mga kapatid. Una na yung kasawa ko nun. Kasi naging matino akong asawa, naging Muslim ako. Kung hindi pa ako Muslim, alam mo yan, brother. Posible hindi mo alam yan, lahat na revolutionary playboy. Kaya lang, iba ang Islam. Pati ang pag-ibig sa Islam ay sagrado. Pati ang pagmamahal sa asawa sa Islam ay sagrado. Kung ikaw ay mag-aasawa ng mahigit na
pantay ang magiging turing mo sa asawa. Wisdom, karunungan, kaalaman, katahimikan, kapayapaan, mga mahal kong kapatid ang ating kapusin. Kaya yan, habang buhay mo, ipagpapasalamat sa mga buro. Kaya naman po, nung lumabas ako sa Pilipinas, wala na akong ginawa, hindi sundan-sundan ang lahat ng nangyari sa kapatid kong moro. Sapagkat, dinala niyo sa akin ang Islam. Dinala niyo sa akin ang kapayapaan. At yan, mananatili utak na loob ko sa inyo. At tandaan niyo, sa lahat ko, ng mga kapatid ko, ng mga Muslim at moro, yung uniforming na nakita niyo na yan, uniforming ko na rin yan. Ako po ay pumasok na sa Army Reserve. Ako po ay nanumbat. Nauna ako sa inyong nanumbat sa gobyerno. At bakit ko ginagawa yun? Wala na tayong magiging presidente ganito sa amin. Itong presidente na nakaupo ngayon, si Rodrigo Duterte, ang dami mo mga kapatid. Moko to! Dugo niyo po! At mapapatunayan niyo yan na ibinigay na sa atin ilang beses pa, ilang presidente ang naupo dyan. Na ibinigay ba sa atin ng totoong autonomiya? Itong presidente ko, ibinigay na sa atin. Ibinigay sa atin ng bar! Wala akong bar! Hindi ito ang panahon para tayo lumiwalay sa gobyerno. Ito ang panahon para yakapin natin ang gobyerno nito dahil naniniwala sila sa pinaglalaban ninyo. Sa pinaglalaban natin at sa pamamagitan ng bar. Allahu Akbar. Sa pamamagitan ninyo. Sa pamamagitan ni Ma'am. Ni Gobernadora. Magkaisa tayo mga mahal ng kapatid. At ipakita natin ano ang Islam. Yun ang totoong trabaho natin sa mundong ito. Ipalaganap ang kapayapaan at katuruhan ng Islam. Kailanman walang parahasan, walang gera. Tumahimik ang buhay ko ng dahil sa mga ilahad ng Allah Muhammad Rasulullah. At hinahangad ko sa lahat sa inyong mga kapatid Moro, ang utak na loob ko itong kapayapaan na ito. Na sana tumating din ang katahimikan, kapayapaan, kayamanan sa inyo, mga mahal ko kapatid. Dahil sinabi ng Rasulullah, kung ano ang nararamdaman ng kapatid mo, dapat ang nararamdaman mo. Kung kayo man ay naghihirap, naghihirap din ako, mga mahal ko kapatid. Kung ako'y nasa masarap na lugar, nasa masarap din kayong lugar na mahal. Kaya mga mahal ko kapatid, muli maraming salamat po. At ako po'y nakikitaan ninyo, ma'am. Maraming salamat. Inuulit ko po, sinabi ko din kahapon, alam naman ni ma'am yun at bumubo ko ang kanyang grupo. Brother, hindi ako na pong politika. Pamasahe ko, ginamit ko kapag na dito. Pera ko, wala akong bayad dito, tandaan ninyo. At kahit sino hindi ako tumatanggap sa presidente natin. Dahil naniniwala ako na ang presidente ay Moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdulaziz Robin Padilla. Napaganda ang mensahe binigay ng ating idol partner. Kung sabi ko sa'yo, magkaboses ka. Bakit ang kanina hindi ba sa debating sabi mo, magkaitsura lang din kayo? Konte! Hindi lang pala. Kaya malaki na diferensya sa tayo pala. So yun ang dapat ating alalaan ikaw ang yung kapatid na din Islam, yung mensahe, advice na binigay sa atin ni ating idol, Mr. Robin Padilla. Yes. Gano'ng halaga ang nagiging Islam. Maraming nakarelay doon sa kanyang mga talumpating partner. Oo, kasi nga, galing pa yun sa talagang itong pangyayari sa kanyang buhay. Right, sorry. Hindi na natin matagalit harder, no? For the next part? Yes.
Nakalive ka sa akin? Maraming salamat, sister. Maraming salamat. Salamat po.